Hello everyone. Hello. Yan, magluluto tayo ngayon ng chicken cordon. Yan. Ito yung ating chicken. Yan. Flinat ko na siya gamit nito. Yan. Ito yung parang ipa-flat mo siya. Yan, para maging ganyan. Flat. Yan. Tatlo ito flinat ko na. Tsaka yung ating cheese. Yan. Kahit anong cheese ang gamitin nyo, kung anong meron kayo. At saka yung ham. Ating itlog. Yan. At saka yung ating breadcrumbs. Yan yung ating breadcrumbs. At saka yung ating seasoning. Yan yung pepper. At saka yung garlic salt. Yan. Pepper at saka garlic salt yung ating seasoning. Lagay natin dito. Yan. Lagay natin sa lalagyanan. So, ayan. Yan. Inano ko na siya yung itlog. Crack ko na siya. Tsaka yung ating chicken. Yan. Naka-ready na yung ating breadcrumbs. Ilagay lang natin dito. Ilagay lang natin para ma-flat siya. Medyo mahirap ito dahil yung chicken ko, hindi masyado siyang nahiwalay kasi siya. Nahiwalay. Yan. Pero okay lang yan. Madikit din yan. Lagyan natin ito. Itong ham. Yan. Ang dalawa ko ilagay. Tsaka yung cheese natin. Nilagyan ko na yung plastic para hindi siya ma... Nilagyan ko ng cheese. Yan. Tapos i-roll natin. Dahan-dahan lang tayo sa pag-roll. Yan siya para hindi magkahiwalay. Ilagay natin siya sa itlog. Yan. Babad lang siya. Tapos sa breadcrumbs. Iba-ibang proseso nito, pero ganito ko ginagawa yung pagluto ko ng chicken cordon. Ayan. So, binabalot ko, binabalik ko sa balot. Ayan. Para talaga siya yung dumikit talaga siya. Para hindi siya magkahiwalay. Yan. Tapos gawin ulit natin yung isa, ganun din yung proseso. Yan, balikan ko kayo pag natapos na. Ito yung hitsura niya. Yan. Maghintay lang tayo ng mga, sa akin kasi pinaano ko ng 1 hour para talaga siya yung hindi siya maghiwalay, talagang dikit na dikit siya. Yan, balikan ko kayo pag natapos na yung iba. So ayan. Yan, dalawa lang nagawa ko. Kasi hindi yung buo yung chicken. Hiwalay-hiwalay siya. Kaya, yan, i-unwrap ulit natin. Yan. Para tayo nag-a-unwrap ng gift. Yan. Diba? Tapos, i-balik ulit natin sa ating breadcrumbs.
pan. I-roll ulit natin sa ating breadcrumbs. Yan, yan siya. I-roll ulit. Talagang i-roll nyo siya ng mabuti. Ayan. So, ayan na siya. Ayan. Diba? Ayan na siya. I-brown lang yan siya. Iba-brown bawat side niya. Ayan, mga 10 minutes. Huwag niyong masyadong lakasan yung apoy. Mahina lang siya. Para hindi masunog. Kasi yung laman ng loob, diba, pagka na may cheese, yung ham, kailangan yung cheese, matunaw siya sa loob, kailangan yung apoy nyo, mahina lang talaga siya, kasi pagka malakas, masusunog yung sa labas, yung sa loob, hilaw pa, kaya, huwag nyo masyadong lakasan yung apoy, yung medium lang siya, talagang medium lang, yan, para di masunog. So, ayan, balikan natin yan pagka na-golden brown na siya. So, ayan na siya. Binaliktad ko na siya. Ayan. Baliktarin ulit natin. Ayan, diba? Ganyan yung result niya. Ganyan. Ayan. Pagka na-golden brown na siya. Tapos yung isa ulit. Ayan. Kailangan dahan-dahan yung pagbaliktad nyo para hindi magkahiwalay. At saka dito sa kabila, di ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginawa yung sauce. Yan yung sauce niya ng chicken cordon. Yan. Yan natin yung sauce. Ayan. Balikan natin yan pagka naluto na at saka natin tikman. So, ayan na yung ating chicken cordon. Yan. Iniwa ko na siya para makita nyo talaga siya. Ayan. Diba? Na melt yung cheese sa loob at saka yung chicken lutong-luto siya. At saka yung ham. At saka hindi siya sunog sa labas. Yan, tamang-tama lang kanyang pagka golden brown. Yan, ito yung ating gravy. Yan, okay, ko yung ating sauce. Yan, tikman na natin. Yan, naglagay lang ako. Tikman natin. Yan yung chicken talaga, lutong-luto siya. Tsaka yung cheese talagang melt. Talagang the best talaga. Talagang masarap talaga siya. Sobrang sarap talaga. Mas lalo na siya pagka may sauce. Yan, sobrang sarap. Yan. So, ayan. May natutunan na naman kayo sa akin. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Until next time, and please subscribe my channel. Thank you very much for watching.